ang bahay ko. At bakit siya nandito? O ano? Papapasukin mo ba siya dito? Ayoko sana, Corazon. Ayoko na makita ang lalaking yan. Napakawalang kwenta niya. Nananahimik na ako. Sa laki ng kasalanan niya, hindi ko siya mapapatawad. Huwag kang ganyan. Huminahon ka lang, Marimar. Mahal mo si Serio, kaya nagkakaganyan ka. Buksan mo na itong pintuan, Belia. Kailangan kita makausap. Buksan mo na. Corazon, kunin mo na si Crucita. Isama mo na rin si Pulgoso. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas. Tandaan mo mabuti, hindi kayo pwede makita ni Serio. Dali, ano, pumasok na kayo. Sige, papasok na kami. Di ba sabi mo ayaw mo siyang makita? Kahit sabihin mong ayaw mo, iba pa rin ang sinasabi ng puso mo. Anong kailangan mo, Mr. Santibanez? Maaari ba akong pumasok? Pasok ka. Sino nagbigay ng address ko? Huwag mo nang problemahin yon. Baka pasalamatan mo pa ako kapag nalaman mo kung bakit kita pinuntahan. Sige, maupo ka na dito. Handa na ba ang sasakyan, Chuy? Kaninang umaga pa po, Mama Antonieta. Anong oras po ba tayo pupunta kay Selva? Tanghali ako nagising. Siguro po kasi mainit ang simoy ng hangin. Kaya tanghali nang nagigising ang mga tao. Ma'am Antonieta, ano pong... Balitaan niyo kay Senyor Renato. Magkasama sila ngayon ang anak niyang si Serio. Buti naman po. Sana hindi na yun malaman ng mga kinaukulan. Baka pauwiin pa siya kagad. Bakit po, Ma'am Antonieta? May nasabi po ba ako? Wala, Chuy. Huwag ka matakot. Eh, ma'am, bakit niyo po ako tinitignan na ganyan? Eh, kasi ngayon ko lang napansin na may itsura ka pala, Chuy. Sige, sabihin mo na ako anong pakay mo. Alam mo naman na napakalaki ng galit sa'yo nung anak ni Governor, hindi ba? Kaaway ko ba siya? Alam mo kasi, kanina, kinausap niya si Inspector para palisin ka na dito sa Valley Encantado. Hindi pwede yan. Sino ba siya para gawin sa akin yan? Siya lang naman ang anak ng gobernador. Alam mo na yan. Sa pagkakaalam ko, wala naman akong ginagawang mali. Kinaiingit ang kanya at pinagseselos ang kanya. Ako? Bakit? Eh kasi pinakamaganda ka sa lahat. Ganun ba? Ang babaw naman niya. Nasa kanya na lahat. Hindi ko alam kung bakit gusto pa niya akong paalisin. Alam mo bang balak niyang kausapin si Mr. Sanghenis para bawiin ang imbitasyon mo sa party? Pero napahiya siya. Akala ba ni Natalia Montenegro kaya niya akong paalisin? Gagawin niyan lahat ng gusto niya, lalo na kung hindi ka kumikibo. Kung ganun, ano ba ang dapat kong gawin? Boyfriend ka niya. Hindi niya ako boyfriend. Hindi ako makakati sa gaya niya na gustong gawin kahit mali. Eh, mapagkumbaba. Hindi rin? Ayaw mo rin sa mga ganong klaseng babae? Bakit mo nasabi yun? Anong alam mo tungkol sa akin? Kaakit-akit ka, Brenda. Alam mo siguro yan. Salamat, Renato. Kahit na sinong lalaki maaaliw kapag kasama ka. Kailangan mo lang kasing burahin sa isipan mo ang mga bagay na nakakapagpabagabag sa'yo. Napaka-imposible niyan. Alam mo kasi, nasaktan talaga ako. Huwag ka nang malungkot. Nandito ako bilang kaibigan, Renato. At isa pa, handa naman akong tulungan ka. Mas magaan ang problema kung ikukwento mo ito. Kumisan hindi totoo yan. Nasabi ko yan kasi, kahit mahal ko ang asawa ko, minsan pakiramdam ko malayo siya sa'kin. Kawawa si Angelica. Alam kong nahihirapan na siya. Hayaan mo na yon, Renato. Nandun na ang anak mo at magkasama naman sila ng asawa mo. Gusto mo pa ba ng alak? Ayoko. Salamat, Brenda. Gabi na at kailangan kong umuwi. Babalik pa ako sa trabaho. O, sige. Pero sana tandaan mo na maaasahan mo ako kahit na anong oras. Sa tuwing nalulungkot ka, alam mo kung nasan lang ako. Salamat, Brenda. Ang totoo, gumanang loob ko sa mga sinabi mong yan. Yung may-ari ng hotel, may problema ba kayo? Ano ba yan? Huwag mo na yung alalahanin, Renato. Hindi ko naman siya papatulan. O sige, Renato. Mag-iingat ka. See you later.
Pasensya na. Kung bigla ko yung nasabi kanina. Saka tinatanong lang naman kita. Mukha kasing hindi mo gusto ang babaeng simple ang buhay. Bakit mukhang sigurado ka? Meron ka bang galit sa mga babae? Hindi ka pa kumbinsido sa nangyari noon sa party? Natutuwa nga ako dahil lumapit ka. Sana naman maliwala ka na. Pinilit ni Natalia si Inspector na kasuhan ka para madali kang mapapalis dito sa lugar nila. Kung ganun, mabuti pa kayang kausapin ko na si Gobernador. Pwede naman niyang pagsabihan ng anak niya. Bahala ka. Samantalahin mo na. Mukha naman kasing gusto ko rin niya. Eh ano naman, hindi ba? Abiyudo yun. Baka pagsisihan ko nang nagpunta ako dito. Ikaw ang bahala. Alam mong gusto kitang tulungan. Pero kahit na magkaibigan kaming dalawa, hindi ko makukumbinsi si Natalia. Inaaway niya ako at pinagbibintang ang gusto kita. Pero, hindi naman totoo yun. Oo, tama siya. At higit sa lahat, umaasa ako matutuwa ka. Nilalapitan kita kasi, alam ko magiging kaibigan kita. Bakit mo naman naisip na kakaibiganin kita? Kahit na nakikita tayo lagi sa isang lugar, kinakausap kita dahil ayokong mapahiya ka. Wala akong ibang pakay. Bakit mo naman naisip yun? Dahil sa mga tingin mo sa akin noon sa party. Huwag ka nga masyadong umasa, Serio Santibanez. Hindi dahil nang humaling sa'yo ang anak ng gobernador dito sa bayan. Lahat na ng babae dito sa mundo, eh may gusto sa'yo. O sige, Belia. Huwag na natin pagtalunan ito. Pinuntahan kita para paalalahanan. Pero huwag mo sanang pagtutahan ng pagkatao ko, Belia. Gusto mong paniwalaan kita? May baby? May baby ka dito sa bahay? Huwag ka nang umiyak. Patay! Lagot na! Sinira ni Crucita ang pagkukunwari ng mama niya. Siguro kasi alam niyang nanditong papa niya. Meron ditong baby? Malinaw naman yung narinig mo, no? Siya ba yung pamangkin na dinala mo sa libing ng iyong ama? Oo. Oo siya nga. Alam mo ba? Akala ko anak mo siya. Oo nga. Anak ko nga siya. Eh, hindi ko talaga siya pamangkin. Anak ko siya. Meron bang problema? Ano ba talagang ginagawa mo dito? Maniwala ka man o hindi, totoo ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. May nakita siyang kalungkutan. Nakita rin niyang pagkalugi ng negosyo namin. Pero hindi ka pa magaling. Matibay ako. Matibay ang pangangatawan ko. Kakayanin ko lahat. Ayoko na sanang basahan ka ng baraha dahil sa pambabastos na ginawa mo sa akin nung huling nagkita tayo. Pero gaya ng lagi ko sinasabi dito, kung may pera ka, kikilos ako. Maupo ka na sa gusto mong upuan. At ikaw, makinig ka ng mabuti sa akin. Walang kukontra sa mga sasabihin ko. Dahil masisirang diskarte ko sa araw na ito at mawawalan ako ng konsentrasyon. Sa palagay ko, hindi pa rin nagbabago ang naging hula ko sa iyo dati. Ang kutob ko, mas lumala pa nga. Nalaman ko lang kanina na yung bagong guard natin sa club nagpunta pala dito sa bahay mo. Huwag mo akong pagtawanan. Malaki ang lupain niya at marami siyang alagang hayop. Hindi pa niya nakukwento kung ano mga naging problema niya, pero malapit ko na rin malaman yon. Sa tingin ko nga, malaki ang problema niya sa asawa. Huwag mo sabihin nagsiselos ko doon. Bakit ko naman pagseselosan yon? At kahit na ipagpalit mo ko sa kanya, magagawa ko pa rin humanap ng babaeng ipapalit. Tama ako. Dumating na ba ang kapartner mo? Wala pa siya doon. Sabi niya darating daw siya na maaga ngayon para manmanan ang kalokohan natin. Para mag-utos at ayusin ang mga gastusin sa club. Magsasawa rin siya. Masyado lang siyang nagmamagaling. Alam ko yun. Dalawa lang ang dapat mangyari. Una, gusto kong ma-inlove siya at maikasal na. Ang problema lang kasi, may gusto rin sa kanya yung gobernador natin. Saka yung anak ni Renato, yung football player. Isama mo na doon si Mr. Sanjenis. Ay, sana maikasal na si Natalia Montenegro doon sa football player. Imposible yan. Hindi papayag si gobernador na ikasal sa football player ang anak. Kilala ko ang batang yon at pakakasalan niya ang gusto niyang pakasalan. Kahit na, Brenda. Ay, kayo talagang mga lalaki, hindi kayo marunong makiramdam. Anong ibig mo sabihin? Ang tanging lalaki lang na nagbibigay kislap sa mata ni Belly Aldama ay si Serio Santibanez. Pwede ko ba siyang makita? Ayoko.
Kasing ganda mo siguro ang anak mo. Ayaw mo bang malaman ng iba na may anak ka? Wala ka na doon pakialam. Pasensya ka na. Mahilig ako sa bata. Baka nga may anak ako. Kaya lang, hindi ko alam kung nasaan. Kaya inuusig ako ng konsensya ko. Ng konsensya mo? Huwag mo nga akong patawanin. Totoo nga na nagsisisi ako. Bakit naman hindi mo alam kung nasaan ang anak mo? Hindi ko rin alam kung babae o lalaki. Walang sinabi yung asawa ko. Baka merong dahilan. Meron nga. Dahil iniwanan ko siya. Ikaw naman pala ang may kasalanan. Tama ka. Kasalanan ko. Sige. Maiwan na kita. Pero sana huwag mo itago na may anak ka. Ipagmalaki mo siya. Malaking karangalan yon para sa isang magulang. Salamat sa mga payo mo. Tatandaan ko yan. Saka ito lang ang masasabi ko. Hindi ako aalis sa Valle Encantado dahil lang sa gusto ni Natalia. Mukha nagsisimula ng kalbaryo mo ngayon. Pagdadaanan mo ang landas na puro tinik, matinding lungkot, mga luha, at kawalan ng pag-asa. Isang madilim na landas ang lalakaran mo, Angelica. Nag-iisa ka na lang ngayon. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Isang kamatayan. Kamatayan. At sana hindi ito kasing tindi ng mga nagawa mo sa ibang tao dati. Ano bang sinasabi mo sa kanya? Ang sabi ko, hindi ka pwede magsalita, hindi ba? Huminahon ka lang, Antonieta. Maupo ka na. Hindi ko pinatay ang lola at lolo ni Marimar. Ano bang gusto mong malaman? Si Nicandro may gawa nun. Pero ikaw ang nag-utos sa kanyang gawin yun. Huwag mo akong pagbibintangan ng isang bagay na wala kang alam. Sabi ng baraha, gumawa ka ng krimen, nakita ko dito. At darating na rin ang pinakamatinding kamatayan. Palagay ko, yun na ang parusa sa'yo. Kapalit ng ginawa. Malapit na yun? Hindi pa. Huwag ka munang matakot. Sabi dito sa baraha ko, matagal pa yung mangyayari. Baka dahil binibigyan ka pa ng oras para makagawa ka ng kabutihan sa mga nagawan mo ng pagkakamali. Ah, kamusta ka na, Belia? Pasensya na, Gobernador, kung bigla ako napasugod dito sa bahay niyo nang walang paalam. Gusto ko lang kayong makausap.